gayon di nating ipagdangal si Maria'ng nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinakaisa ng katawan ni Jesus Kristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria'ng Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga diyos-diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa nagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya na magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi.
Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginagawa. Magsisinga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya't magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Tayo pong lahat. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Isang puso't tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyo'y pagliligtas, ibalikat ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Tugon. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais sa mga paghandog. Sa hinaing sununog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Tugon. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Tumayo ang lahat. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwa't sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 19 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong hilingin ang tulong at gabay ng Mahal na Birhen ng Solidad upang atin pong lubusang maintindihan at maisabuhay ang mga salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw nating pagtitipon sa banal na misa. Atin po muling balikan ang mga narinig natin na salita mula kay Kristo. Nung Lunes, ito ay tungkol sa atin pong pagganap ng obligasyon natin sa ating lipunan. Tungkol sa usapin
ng pagbabayad ng buwis. Tinanong ng mga tao kung nagbabayad ba ng buwis si Jesus. Kung kaya't inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda. Ang sabi niya, kunin mo ito at ibigay, ibayad sa buwis nating dalawa. Hindi porke tayo ay tagasimbahan na sumusunod kay Kristo, ay gagamitin na nating excuse para hindi tayo makapagbayad o magbayad ng nararapat na buwis sa ating pong gobyerno. Noong Tuesday o Martes, binilin sa atin ni Jesus na ingatan ninyong huwag hamakin ni isa sa maliliit na ito. Merong usapin tungkol sa sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit at dito'y pinaliwanag niya sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pagiging katulad ng isang bata. Noong Miyerkules, sa bisperas ng kapistahan ng pag-aakyat kay Maria, ipinaalala naman sa atin kung paano ba yung tamang disposisyon o pagtingin natin kung sino nga ba talaga ang dakila, kung sino nga ba talaga ang maswerte, sino ang mapalad. Kaya sinabi niya na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kasi hindi naman talaga ang tatanungin sa atin ay kung ilang degree mayroon tayo, kung gaano ang na-accumulate natin ng mga bagay sa mundong ito, kundi kung paano tayo nakinig at tumupad sa mga salita ng Diyos. Nung Huwebes, sa mismong kapisahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, ang sabi dito, no, kung saan ipinahayag din kay Maria na higit na mapalad, no, tungkol sa pagiging mapalad ni Maria sapagkat nanalig siyang matutupad ang ipinasabi sa kanya ng Panginoon. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin tungkol sa usapin din, no, ng paghihiwalay. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. Ganun din, kapag ang babaeng hiniwalayan, pinatulan ng iba o pumatol din sa iba, nangangalunya rin. At sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, sino ang labis, no, na nagdurusa, na naaapektuhan ang mga bata. Doon ang gagaling yung kanilang tampo, kung hindi man galit, kawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya nga ang sabi dito, ngayong araw na ito, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kaya lang, yung kung pagninilayan natin, dahil sa ating mga desisyon, ito yung mga nagiging hadlang para ang mga bata, habang bata pa, ay matutong lumapit sa Diyos. Kaya lang, dahil nga sa kanilang damdamin, yung mga emosyon nila, no, na hindi nila maintindihan bakit kailangan mag-away ng mga magulang nila, bakit kailangan maghiwalay ng mga magulang nila, lalong-lalo nang makita bakit may kani-kanila ng pamilya ang kanilang mga magulang. Kaya mas ninanais nila, no? Parang nabubuo sa kanilang damdamin yung pagre-rebelde. So bakit pa siya magsisimba? Kasi nagdarasal naman siya, pero bakit naghiwalay ang kanilang mga magulang? At ito yung mga dahilan kung bakit ngayon masasabi, ba't ayaw nilang magsimba? Bakit maraming kabataan sa panahon natin ngayon, no, nawawalan sila ng amor, nawawalan sila ng tiwala sa simbahan kasi sa loob pa lang ng tahanan, hinadlangan na ng mga magulang ang kanilang paglapit sa Diyos. So ito po ang paalala sa atin. Sana po
patuloy natin na pagnilayan itong mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. Nang sa ganon, kung ano man ang ating mga gagawing mga desisyon, lagi nating maisaalang-alang kung ito ba ay maglalapit sa mga bata patungo sa Diyos o ito magiging dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanilang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, a Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocesis ng Maynila at ang bawat ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ita ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
sa altar mo, ilalagay, tanggap minsan iyong kamay. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kalitaasan, nilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kalitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan.
Nazareno, inulwalhati ka na.